Kapag araw po ning Linggo, alam ninyo na berde ang sinusuot ng pari. Pero ngayong linggong ito, ay puti ang isinusuot sa misa sapagkat ngayon po ay fiesta ng Transfiguration. Ano po yung Transfiguration? Ang ibig sabihin po ng trans ay tumawid. Ang ibig sabihin po ng figure ay nabago yung figure, nabago ang tingin, nabago. Kasi sabi po sa Ebanghelyo ay ang kanyang mukha ay naging kasing liwanag ng araw. At ang kanyang damit ay kasing naging liwanag ng ilaw. Ibig sabihin, nabago ang pagtingin sa kanya sapagkat nabago talaga siya. Ang tawag po doon ay Transfiguration. Kung maganap kaya ngayong umaga yung Transfiguration, halimbawa, isa sa atin dito nasa gitna at biglang magliwanag yung mukha at biglang magliwanag yung damit, ano kaya ang mangyayari sa pag-iisip natin? Baka mapaluhod tayo, baka mapahalik tayo sa sahig sapagkat sabihin natin, mayroong himala na nangyari dahil nabago ang mukha, nagliwanag ang damit. Ang tawag po doon ay Transfiguration. Pero kung ang Transfiguration ay makakakumbinsi sa atin na mayroong himalang nangyayari, mayroon pa hong mas mataas na nangyayari kaysa sa Transfiguration. Ano po yung mas mataas, mas mahalagang nangyayari? Ang tawag po doon ay transubstantiation. Aba, transubstance. Kanina, transfigure. Ngayon po, transubstance. Anong ibig sabihin po ng transubstance? Yun pong ostya at yung alak na nasa chalice ay mababago ang substance. Mukha pa rin siyang tinapay, lasang alak pa rin siya, pero hindi na siya alak at tinapay, siya ay nagiging katawan at dugo ni Kristo. Ang tawag po doon ay transubstantiation, transubstance. Kaya po tinuturo ng Katoliko na ang tinatanggap natin ay katawan mismo ni Jesus. Katawan mismo ng Diyos. Hindi po siya tinapay. Kaya kapag nalaglag, ay kailangang pulutin ang buong paggalang. Pagkatapos po ng Transfiguration, bumalik yung mukha ni Jesus, bumalik yung damit ni Jesus na pangkaraniwan. Pero pagkatapos po ng Transubstantiation, hindi na siya babalik bilang tinapay. Hindi na siya babalik bilang alak. Hanggang kainin natin yon, dalin sa mga may sakit, nasa tabernakulo, o kaya iprosesyon sa Christ the King, transubstance, hindi na po nababago iyon. At kapag hindi tayo naniniwala na ang tinapay at alak ay totoong-totoong katawan at dugo ni Kristo, kasalanan po yun sa Diyos sapagkat hindi tayo tumatanggap sa pananampalatayang Katoliko. Ano po ang maling paniniwala? Ito po ay sabi ni St. Paul VI. Sabi niya, ang tamang salita, transubstance. Maling salita, transfinalization. Ang ibig sabihin mong transfinalization ay nabago lamang yung purpose. Nabago lamang yung hangarin. Dati, tinapay para sa mesa. Ngayon, katawan para sa kaluluwa. Pero hindi lang po trans-purpose. Hindi lang nagbago yung purpose, nagbago mismo yung substance. At sabi po ni Pope Paul VI, hindi rin trans-significance. Ang ibig sabihin, nabago lang yung meaning. Mali po yun.
Hindi po nababago lang ang meaning, nababago po mismo ang substance. Hindi lang basta sinabi natin, kunwari katawan ni Kristo, o kaya sabihin natin, yung hangarin ko tanggapin si Kristo, hindi po yun. Ang piyesta ngayon, Transfiguration. Pero araw-araw, merong transubstantiation. Transubstance. Kung ang Transfiguration ay himala, araw-araw, kapag may misa, naghihimala ang tinapay at alak sapagkat nawawala ang tinapay at alak at nagiging buong-buo katawan at dugo ni Kristo. Kung magkaroon ng Transfiguration, si Peter, James at John napasubasob sa bundok sapagkat hindi pa nila nakita ang ganon. Kapag itinaas po yung ostya, kapag itinaas po yung kalis na mayroong lamang dugo ni Kristo at yung ostya na katawan ni Kristo, hindi natin pwedeng ipagwalang bahala. Hindi pwedeng sabihing part lang naman yung misa. Hindi po. Ang pagluhod ay tanda ng pagsamba at paggalang. At kapag nakalimutan na nating lumuhod, baka makalimutan mo, hindi ikaw yung Diyos. Kapag nakalimutan na nating lumuhod, baka makalimutan mo, hindi ikaw ang Panginoon. Mayroon pa tayong Panginoong pinakamataas sa kataas-taasan. Kaya tayo dapat lumuhod, sumamba, magbigay galang. That is a great miracle that will happen today. And we will not be able to understand because the mystery of the body and blood of the Lord, you can only understand it completely in heaven.